Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, sa pagsisimula po ng taong 2024, magandang ating i-focus ang ating mga isip at puso sa Diyos. At sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, na ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kanyang pagiging ina. Ina ng Diyos, tayong lahat ay humingi ng saklolo sa kanya upang tayo ay mapalapit sa ating Panginoong Jesus. Kasama ng ating kahilingan na sana ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama ngayon sa pagdiriwang ay ganun din ang mangyari sa kanilang buhay. Atin ding ipinapanalangin at ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, ganun din yung mga nasa bingit ng kamatayan at mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. God.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan niyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sabihin nila sa pagbibendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, ang lahat sa aming iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noon dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak o nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko, kaya't hindi na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ang tagapagmana sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Thank you.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ko po basahin ang mensahe o pastoral letter ng Arsobispo ng Lipa, Gilbert Garcera, sa ating lahat, nais ko po munang ipaabot ang aming pagbati sa inyong lahat. Kasama na po yung sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming, lalo na po yung mga OFW natin na sumusubaybay sa atin ang isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Kapayapaan at ang mensahe ng Santo Papa patungkol sa artificial intelligence. Pagpalaing kanawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Bilang chapter 6 verse 22. Ito ang pangarap natin at dasal sa simula ng bagong taon. Kailangan ng buong mundo ang kapayapaan, lalo na sa mga bansa na hanggang ngayon ay nasa gitna ng digmaan. Sumandali tayong tumahimik upang ipagdasal ang mga kapatid nating na nagdurusa dahil sa kawalan ng kapayapaan. Sa unang araw ng bawat bagong taon, bilang pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, sinimula ni San Pablo ika-anim noong 1967 sa buong mundo na ipagdiwang ang pandaigdigang araw para sa kapayapaan. Nagpapalabas ang Papa ng isang natatanging mensahe para sa mga leader ng bawat bansa at sa kanilang mga diplomats para pagnilayan kung papaano makakamtan at mapapalawig ang kapayapaan. At ngayong 57 taon na ng pandaigdigang araw para sa kapayapaan, ang pamagat ng kanyang mensahe ay Artificial Intelligence at Kapayapaan. Sa mensahe ng Santo Papa para sa bagong taon, kanyang inaasahan na matapos na ang digmaan at pagkakawatak-watak ng mga tao dahil sa kawalang katarungan na patuloy na nararanasan ng mga mahihirap at ng mga taong binabaliwala ng lipunan. Dagdag pa sa dasal ni Papa Francisco ay ang panganib na dulot ng artificial intelligence. Ayon sa Santo Papa, ang artificial intelligence ay ang paggamit ng teknolohiya
tulad ng computer at iba pang social media gadgets upang kopyahin kung ano ang nasa isip at iniisip ng tao. Kinikilala ng simbahan ang magandang bunga ng pag-asenso ng siyensya. Sa kanyang mensahe, sabi niya, "When human beings, with the aid of technology, endeavor to make the earth a dwelling worthy of the whole human family, they carry out God's plan and cooperate with His will to perfect creation and bring about peace among peoples. Progress in science and technology, and so far as it contributes to greater order in human society and greater fraternal communion and freedom, leads to the betterment of humanity and the transformation of the world." Gayon din, alam ng Santo Papa ang masamang epekto ng artificial intelligence sa tao at sa lipunan. Ipinakita sa atin kung gaano maaaring sirain ng artificial intelligence ang isipan ng tao. Ang isip ng tao ay isang regalo na ibinigay ng Diyos sa tao lamang. Dagdag pa sa sinabi ng Santo Papa ay ang maraming pangamba at katanungan tungkol sa artificial intelligence. The remarkable advances in new information technologies, particularly in the digital sphere, thus offer exciting opportunities and grave risks with serious implications for the pursuit of justice and harmony among peoples. Any number of urgent questions need to be asked. What will be the consequences in the medium and long term of these new digital technologies? And what impact will they have on individual lives, on societies, on international stability and peace? Marami ng mga programa at iba't ibang pamamaraan upang isulong ang artificial intelligence, tulad ng paggamit ng mga robots na maaaring pumalit sa tao sa pagtatrabaho sa mga pabrika o kapalit na katulong sa bahay o sa pagkilala ng mga mukha at pagkakilanlan o kaya'y kahit sa pagbubukas ng pintuan at mga ilaw sa bahay. Maaari ding gamiting pamamaraan sa pagsusulat kahit walang kahirap-hirap sa taong nangangailangan. Ginagamit din sa paggamot at sa mga komplikadong pag-aaral ng medisina. Ngunit ang artificial intelligence ay maaari ding gamitin sa masama upang isulong ang pag-asenso ng isang bansa laban sa ibang bansa. Ginagamit din ang algoritmo upang pag-aralan ang takbo ng ekonomiya ng ilang mga bansa. Sinasabi na sa matematika at sa agham pang computer, ang isang algoritmo ay isang malinaw na pagdidetalye ng kung papaano malulutasan ang isang uri ng problema. Ang mga algoritmo ay maaaring magsagawa ng kalkulasyon, pagproseso ng datos, at mga automatikong pangangatwiran. Para sa mga kabataan at mga mag-aaral, ito ang sabi ng Santo Papa tungkol sa artificial intelligence. Education in the use of forms of artificial intelligence should aim above all at promoting critical thinking. Users of all ages, but especially the young, need to develop a discerning approach to the use of data and content collected on the schools, universities, and scientific societies. Our challenge to help students and professionals to grasp the social and ethical aspects of the development and uses of technology. Training in the use of new means of communication should also take account not only of disinformation, fake news, but also the disturbing
recrudescence of certain ancestral fears that have been able to hide and spread behind new technologies. Sadly, we once more find ourselves having to combat the temptation to build a culture of walls, to raise walls in order to prevent an encounter with other cultures and other peoples, in the development of a peaceful and fraternal coexistence. Ang pag-asa ng Papa ay marating ng mundo ang progreso sa tulong ng responsabling gamit ng artificial intelligence patungo sa kapayapaan at kapatiran sa mundo. Sa halip na dumami ang kaso ng di pagkakapantay-pantay bunga ng artificial intelligence, makatulong nawa ito sa pagsugpo sa mga digmaan at paglalaho ng pagdurusa na nagpapahirap sa sangkatauhan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng mga Kristiyano sa mga lider ng iba't ibang relihiyon at sa lahat ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa paggabay ni Mariyang Ina ng Diyos, tanggapin ninyo ang aking pagbabasbas sa bagong taon na ito. Pagpalainawa tayong lahat ng Diyos. Signed, Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Tayo pong lahat ay magsitayo at ipahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayaan naman ako kay Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay araw ng kapayapaang pandaigdig. Dahil sa mahigpit nating pangangailangan ng kapayapaan sa daigdig, ipanalangin natin sa Diyos ang mahalagang kaloob na ito sa pamamagitan ng Mariyang Reyna ng Kapayapaan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang mag-anak ng Diyos sa lupa, naway siya'y maging kasangkapan para sa pakikipagkasundo ng sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng pinunong banal, naway magtagumpay sila sa kanilang mga patuloy na pagsisikap sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa mundo, lalo na ang mga nasa ilalim ng sigalot at digmaan, naway matagpuan nila sa kanilang pakikipagkapatiran ang batayan ng kanilang pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lipunang puno ng di pagkakapantay-pantay at pagnanasa ng lahat sa sariling kapakanan, naway lahat ng mamamayan ay lumago sa kanilang kamalayang panlipunan, paggalang sa karapatan ng kanilang kapwa at pagmamalasakit sa kapakanang pangkalahatan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na yung wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, naway tulungan sila ng diwa ng panahong ito upang makaraos sila sa kanilang mga kahirapan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan nawa kayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba't ibang mga kaloob
na karisma ng Espiritu Santo upang matuklasan natin ang iba't ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, tulutan mong pagharian ng iyong kapayapaan ang aming mga puso at kami gawin mong kasangkapan ng pakikipagkasundo sa aming mag-anak at pamayanan. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na prinsipe ng kapayapaang nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ni ang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmula at nagkaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magsitayo po lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Oh.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalusalo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, tagay Pietralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwar ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan, banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating mga simbahan, ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Doon po sa mga hindi pa nakakasulat, nakikiusap kaming pakisulat ng inyong pangalan at mga hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa mga OFW, mga balikbayan at may mga kasamang foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating ginagawang aplikasyon bilang isang pandaigdigang Dambana. Ngayon po'y araw ng Piyestang Pangilin ng Dakilang Kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos. Dapat sumimba kahit hindi Linggo, kaya po inyong paalalahanan ang inyong mga kasamahan pang hindi pa nakasisimba. May sunod pa po tayong misa ng alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon sa araw na ito. Atin din pong sinisimulan ngayong araw na ito ang ating pangalap ng tulong pinansyal para po sa mga upuan dito sa Divine Mercy. Kung inyong mapapansin, kapag inaanto kayo, nakakatakot matulog dito, ano? Dahil matutumba na lang kayo. Wala hong sandalan ng mga upuan natin dito sa Divine Mercy. Formal po nating sinisimulan ngayon ang ating panawagan ng tulong pinansyal. Kung kayo nais magbigay ng tulong, makipag-ugnayan sa ating opisina o sa ating pamisahan para po sa detalye ng ating panawagang ito. Maraming salamat. Ang sunod na misa ay alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po'y magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Bago ko po ibigay ang pagbabasbas para sa religious articles at sa iba pang mga kasangkapang gamit sa pananalangin, nakarating po sa aking kaalaman na may nag-post sa social media na di umano ang pambansang Dambana ni Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas ay sarado sa January 3. Hindi po totoo ang balitang yan. Fake news po yan. Sabi ko, hindi namin pwedeng isarado ang pambansang Dambana dahil sa dami ng pilgrims and devotees na pumupunta rito. At ikalawa, walang pintuan ang pambansang Dambana kaya hindi namin pwedeng isarado. Ano ho? Hindi po totoo yan. Huwag po kayong maniniwala. Patuloy pong maglilingkod ang pambansang Dambana kasama ng Arsidiosis ng Lipa upang maging
malapit pa tayo, lalo na ang mga deboto ni Padre Pio sa Panginoon, at lalo pang mapalalim ang inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pagpunta rito sa lugar na ito. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, at iba pa na nagpapala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan na taaran ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat.